Praise the Lord. Hallelujah. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. So welcome once again to Thus Saith the Lord programs. Ito ang sabi ng Panginoon. Radio and television programs. Watch and listen. Invite others to watch and listen. Support financially. And pray for its victory. Ating ipanalangin, ipagtayuno ang tagumpay, ipag-imbita na maraming makinig at manood at maging matagumpay kada eri ng programang ito ang sabi ng Panginoon sa radyo at television at ating pong suportahan pinansyal. Like, share, and subscribe KOJF Church YouTube channel, Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fanpage. Glory to God. Naunawaan po ba natin mga minamahal? Like, share, and subscribe Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Like, share, and follow. Like, share, and follow Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Yan, like and share. Naunawaan po ba natin mga minamahal? Glory to God. Like and share and follow Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page at KOJF Church YouTube channel. KOJF Church YouTube channel. KOJF Church YouTube channel. Like, share, and subscribe. KOJF Church YouTube channel, like, share, and subscribe. Yan. So, naunawaan po ba natin mga minamahal? I-like natin. I-share natin. I-subscribe natin. Glory to God. Ang KOJF Church YouTube channel. Naunawaan po ba natin yun mga minamahal? Praise the Lord. So, bago tayo magsimula, no? Ay nais ko lamang ipabatid sa bawat isa, iparating, ipaalam sa bawat isa na habang tayo ay nakikinig at nanonood, ay kumuha tayo ng Biblia. Get your Bible or get your notebook and pen and jot down the wonderful revelation of God. Naunawaan po ba natin mga minamahal? Yan. Kaya inaasahan ko po na hindi lamang po kayo nakikinig at nanonood ngayon, kung hindi ang inyo pong puso ay narito sa pakikinig at panonood. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. Bago tayo magpasimula sa ating dakilang gawain sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Shall we pray? Shall we lift our both hands to Jesus? Bow down our heads and close our eyes. O Heavenly Father, in Jesus' name, kami po ay dumalapit sa iyo, Panginoon, ng totohanan. Full of humility, we come to you, God, in Jesus' name. At sa oras na ito, Panginoong Diyos, we pray that we may hear your voice. Give us a direction, Pari God. Kung ano po yung mga dapat po namin gawin, kami po ay bigyan nyo ng direction, Panginoon, in order for us not to be astrayed from your perfect will, O God. Kung ano yung perfectong kalooban, nais mo sa aming mga buhay, siya pong mangyari at maganap. Kaya hiling po namin, dakilang Diyos, na nais po namin marinig muli ang iyong tinig, Panginoong Diyos. And use my mouth, Padre God. Use me as your oracle, Padre God, oracle of your word. Gamitin mo, Ama, muli ang iyong lingkod na itinayo sa huling kapanahunang ito, Panginoong Diyos, upang sa ganoon ay
marinig po ng sambayan ng Pilipino ng buong mundo ang iyo pong kalooban. Yes, Lord, thank you once again for your will be heard by all Filipino people and all the peoples of the earth, and they will be guided according to your word. At ngayon pa lamang, Panginoon, nagpapasalamat na po kami sa iyo in advance. Thank you, Lord, for the salvation. Thank you, Lord, for the healing. Thank you, Lord, for the miracle. Thank you, Lord, for the success. And thank you, Lord, for the victory. Thank you, Lord, for your goodness and faithfulness. And thank you, Lord, for granting the good request of our hearts. Maraming maraming pong salamat, Panginoon. Kunin niyo po ang lahat ng karangalan. Ito lamang po ay para sa nag-iisang Diyos na nagkatawang tao, ang aming Panginoong Hesukristo. And everybody says, Amen and Amen. Alleluia! Glory to God. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Alleluia! So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay ang ating pong tatalakayin sa oras na ito. Magpababa muna o hindi? To be vaccinated or not? Yan po ang ating pag-uusapan, tatalakayin sa oras na ito. Magpapabakuna o hindi? To be vaccinated or not? That is our topic for today. So in the book of Jeremiah 29 verse 11 to 13, the very popular verse, one of the very popular verse in the Bible, isa sa mga popular na mga verses sa Biblia, Jeremiah 29 verse 11 to 13. Yan, tingnan po natin sa aklat po ng Jeremiah 29 verse 11 to 13. Tingnan po natin maigi, mga minamahal. Ano pong sabi rito sa aklat po ng Jeremias 29, 11, 12 hanggang 13 upang tayo po'y magabayan ng salita ng Diyos? Ang salita po ng Diyos ay galing po mismo sa Panginoon. The Word of God is from the Lord, from God Himself. Ganun po yun. Jeremiah 29 verse 11, it says, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Nalalaman ko ang aking mga plano para sa inyo. Planong kayo ay pasaganain at hindi ipahamak." Pakisabi natin, hindi ipahamak. "Bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan. Kung magkagayon, kayo ay tatawag sa akin, mananalangin, at ako ay makikinig sa inyo. Hahanapin ninyo ako ng inyong buong puso, at ako ay inyong matatagpuan. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Bago ko po ipagpatuloy po yung ating pag-aaral, nais ko lamang po kayong i-update sa mga nagaganap sa bansang ito at sa buong mundo. According to Japanese Embassy, there will be a possible terror attack in Southeast Asian countries, Southeast Asian countries, including the Philippines. According to Japan Embassy, there will be possible terror attack to Southeast Asian countries, including the Philippines. Ayon po sa Japanese Embassy, base po sa balita, na ang bayang Pilipinas kasama po sa Southeast Asian nations ay meron daw posibleng atake, no, ng mga terorista. Yan. Kaya po sa oras na ito ay dapat aware tayo. Alam natin kung ano yung nagaganap sa bayang ito, sa buong daigdig, upang sa ganoon ay makapanalangin tayo
Yes. We must be aware what is happening in the whole world and in the Philippines, so that we have to pray. Manalangin tayo. There is power in prayer. Yeah. Meron pong kapangyarihan sa pananalangin. There is power in prayer. Kaya mamaya, mananalangin tayo bago matapos ang gawain natin. Ipapanalangin natin yung possible terror attack na yan in, according to Japan Embassy, in Southeast Asian nations, including the Philippine Island. This satanic attack of the enemy will be demolished by God in Jesus' name. Yun po yun. Naunawaan po natin, mga minamahal. Kaya dapat alam po natin yun eh. Naunawaan po ba natin, dapat alam po natin yun. Na tayo po ay hindi po ignorante. Hindi po tayo unaware. We must not be caught unaware to what is happening here in the Philippines and in the nations of the world. Ganun yun eh. Kaya, bakit po natin kinakailang alamin? Para nga may panalangin natin. Amin po ba? May panalangin natin. Kung maalala po ninyo sa Old Testament, kapag sila po'y umaatake po sa Israel, yung mga kalaban, ay meron pong propeta, meron pong lingkod ng Diyos na binubulungan ng Panginoon upang sa ganoon ay makapaghanda po ang mga Israelita. Kaya iniisip po ng mga kalaban, merong sa kanilang nagtataksil, may nagchuchucho, merong spy. Unknowingly that there is a prophet of God hearing the voice of God and saying to the Israelites to prepare, to get ready because enemies will attack them. Ganun po yun. They thought, the enemies thought that there are spies or somebody are betraying them because every time they attack the Israelites, the Israelites defeat them. Tinatalo sila ng mga Israelita. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay. Kinakailangan po natin, una, marinig ang tinig ng Panginoon. Pangalawa, malaman po natin kung ano yung nagaganap. At sa pamamagitan po ng panalangin, ay bawasan po ang gawa ng kadiliman. Naunawaan po ba natin yun? Napakahalaga po nun. Masyado po yung mahalaga, mga minamahal, na tayo po ay nakakarinig ng tinig ng Panginoon at tayo po ay alam natin kung anong kapangyarihan meron tayo. Ayan, nung nakaraan na itinuro ko po sa inyo the power of binding and loosing. The power of Jesus. Ayan. Ayan, tinuro ko po sa inyo yan. I'd preach to you, I believe, last week. The power of binding and loosing, the power of Jesus, the name of Jesus. So we have to use the name of Jesus in our prayer. We have to bind the enemy and loose the power of God, loose the will of God. Naunawaan po ba natin? Kaya po, lagi po kayong please, no? Please like, share, and follow the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. And like, share, and subscribe the KOJF Church YouTube channel. Huwag ho kayong, alam mo, nabibless ka eh. No? Salamat sa Panginoon, pero i-share mo rin, i-post mo rin. No? Huwag kang matakot, huwag kang mahiya. No? At i-like mo, i-follow mo. So that your friends and relatives, so that the whole world will know, no? That we belong to the kingdom of Jesus, the kingdom that cannot be shaken. We are people of high calling, we are people of high calling and people of destiny. Ganun po yun, mga minamahal. At tayo po ay nagtutulong-tulong upang sa ganoon ay mabilis nating maligtas ang buong mundo at mabilis na marinig ng buong mundo kung ano talaga yung aral ng ating Panginoon.
Alam po ninyo, the enemy of the enemies of the gospel are stopping, persecuting the apostles in the book of Acts. And despite of persecution, despite of threat to the apostles of in the book of Acts, the apostles, including the Christians that time, disciples of Christ that time, continually sharing the gospel of Christ. Alam nyo, sa kabila ng matinding persecution at pananakot ng pagpatay sa mga apostol, sa mga Kristiyano, sa book of Acts, ay nagpatuloy silang nangaral at ikinalat ang salita ng Diyos. Kaya anong sabi nila? We ask you to stop preaching in the name of Christ. Sinabihan namin kayo, huwag niyong tigilan niyo ang pangangaral patungkol si kay Kristo. Pero anong sabi niya? E pinununin niyo, nangaral ninyo ang buong Jerusalem. We ask you to stop preaching about Christ, in the name of Christ. But you have filled Jerusalem with your teaching. Makikita po natin yan sa Acts chapter 5. Acts chapter 5. You have filled Jerusalem with your teaching. Sa kalat po ng Gawa, Kapitulo 5. Nakunawaan po ba natin, mga minamahal? So, mga minamahal, meron pa po akong isang bagay pa na gusto kong iparating sa inyo. Merong isang doktor dito po sa Pilipinas. Siya po ay lungkot na lungkot sapagkat ang kanyang pasyenteng tinamaan ng COVID ay namatay at the age of 28. A doctor here in the Philippines was severely emotionally affected. Why? Because according to her patient, just 28 years old, died because of COVID. Naunawaan po ba natin? Kaya iniisip ng doktor na ito, saan ako nagkulang? Ano ba yung hindi ko nagawa? Ano ba yung mga hindi ko nagawa? Ano yung hindi ko nagawa o mga hindi ko pa nagagawa? He is asking himself, what is my mistake? Where do I lack in treating that 28-year-old girl infected with COVID and died at the age of 28? Naunawaan niyo po ba, mga minamahal? 28 taon yung babaeng iyon na ayon sa kanya ay nagnanasa pang mabuhay. Pero sad to say, binawian po ng buhay at hindi po nakayanan ang sakit na COVID. Patay. Naunawaan po ba natin? So mga minamahal, tinatanong niya ang kanyang sarili, ang doktor na ito. Nagkulang ba ako? Kung ako'y nagkulang, saan ako nagkulang? May nagawa ba ako? O alin yung hindi ko nagawa? At ayon sa kanya, ang magulang, ang nanay ng 20-year-old girl died because of COVID is an OFW. Overseas Filipino worker. Ngayon, uuwi yung kanila, yung magulang na ito, at mararapnan niya yung kanyang anak na abo na lamang. Isipin mo, nag-abroad para kumita ng pera para magbigyan ng magandang kinabukasan yung kanyang anak, pero babalik ng Pilipinas na ang kanyang anak ay abo na lang. You know, when I heard this story, you know, it truly breaks my heart. Nakakabasag talaga ng puso ito. No? Na para sa doktor na yun, binibigay niya yung the best niya, pero parang kulang pa rin sapagkat ang 28-year-old na iyon na babae ay namatay sa COVID. At nalulungkot siya.
Because the mother of that 20-year-old girl that died because of COVID is an OFW, went abroad to seek for greener pasture in order to give his child, his daughter, a good life here in the Philippines. And sad to say, the OFW mother will return to the Philippines and she will see her daughter in an urn or an ass, just an ass. Abo na lamang po. O mga minamahal, people need the Lord, people need the Lord. Alam nyo, ang tanging na lang makapagsasalba sa atin sa COVID na ito. Ang tanging makapagsasalba na lang sa atin sa pandemic crisis na ito. Ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Only God can save us from this pandemic crisis. Only God can stop this pandemic crisis. And God must move to stop and to destroy this pandemic crisis. At mga minamahal, isang tanong din sa ating mga sarili. As Christians, as preachers of the gospel, no? Tanungin natin ang ating mga sarili. Kung may mga nangamamatay na hindi pa si Kristo ang Diyos Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay, ano ang ating ginawa na bago sila mamatay? Ano ang ating ginawa bago sila mamatay para maligtas at pumasok ng langit? If doctor's mandate is to save lives, to prolong lives here on earth, our mandate as Christian, preacher of the Gospels, is to give them eternal life that all peoples here on earth may have eternal life. Naunawaan po ba natin mga minamahal? Yun po yun eh. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, ano ang ating ginawa? Ano yung ating ginagawa? At ano yung ating gagawin pa para ang maraming tao ay maligtas, pumasok ng langit, magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ano yung ating ginawa, ginagawa at gagawin pa bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, bilang mga ngaral? Kinakausap ka po ng Diyos sa oras na ito. The Lord is speaking to you. The Lord is talking to you. Kumusta yung mga kapitbahay mo? Nasira mo ba ng gospel? Kumusta yung mga kaibigan mo, yung mga classmates mo, batchmates mo, office mates mo, schoolmates mo? Lahat ng tao sa buong Pilipinas, sa buong mundo, lahat ng mga tao nakakasalamuha mo. Kumusta? Nasira mo ba sila ng gospel? Are you evangelizing the lost? Are you evangelizing your neighbors, batchmates, classmates, office mates? Are you evangelizing your friends, loved ones, and relatives? Are you evangelizing the Philippine Island and the nations of the world? What are you doing in order for the unsaved to be saved? Ano bang ginagawa mo para ma-save yung mga hindi pa saved? Ano bang ginagawa mo? Are you giving your tithes and offerings faithfully to the Lord? Are you supporting the kingdom of Jesus to be expanded here on earth? Ikaw ba ay sumusuporta upang ang kaharian ni Kristo Jesus ay sakupin ng buong Pilipinas at ang buong mundo? And the Bible declares in Matthew 24 verse 14,
and this gospel of the kingdom. What gospel? The gospel of the kingdom must be preached to all the nations of the earth, and as a witness, and then the end will come. Kailangan daw na marinig ng buong mundo muna ang salita ng Diyos upang sa ganoon ay mabigyan sila ng pagkakataong makapagsisi ng kasalanan bago darating ang wakas. Alam ninyo, doon sa aming group chat, sa aming school batch, ipinagbabawal nila ang salita ng Diyos na ipos doon at ipangaral doon. Purihin ang pangalan ng Panginoon, that is satanic. Satanic. I said satanic. They choose to post or to speak about this and that, but not to speak about Jesus, about eternal life, about the good news of love and salvation of Jesus, about the gospel of the kingdom. Napakalaking kalokohan. Hindi ko sila sinusunod. Bala ka dyan. Bala ka sa buhay mo. Nakikinig po ba tayo? Hindi ko sila sinusunod at hindi ko sila susundin. Kung merong mga alipore si Satanas sa grupong iyon na ayaw ng salita ng Diyos, merong mga tao roon na kinakailangang iligtas at kinakailangan nilang marinig ang words of life. If there are Satan cohorts in that group chat, in that bus groups, school bus group, hindering the good news and love of salvation of Jesus, there are also people that are in need of the Lord, and they must hear the good news of love and salvation of Jesus, the words of life, the gospel of the kingdom. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Kaya isulat mo yan. Ang number one na tinuturo ko ngayon, issue ko ngayon na ito. We must be aware of what is happening in this nation and in the nations of the world. And we must pray that the will of God be done here on earth as it is in heaven. Dapat alam mo kung anong nangyayari at nagaganap dito sa bansang ito at sa buong mundo. At dapat hinahangad natin na kung ano yung kalooban ng Amang suma sa langit para sa Pilipinas at sa buong mundo ay nagaganap. Pangalawa, kung paano ang doktor na iyon ay nanulungkot sa kamatayan ng kanyang pasyente, na tinatanong niya ang kanyang sarili, ano ba, parang wala akong nagawa, o ano yung mga hindi ko nagawa, bakit siya namatay? Dapat tinatanong mo rin ang iyong sarili. Ikaw ba ay papasok ng langit? Ano ang ginagawa mo para ka maligtas? At ano ang ginagawa mo para maligtas ang mga mahal mo sa buhay? Ang mga classmate mo, busmate mo, schoolmate mo, lahat ng mates sa buong mundo. Naunawaan po ba natin? Yes! We must know what is happening here in the Philippines and in the nations of the world. And we must pray and fast and declare that this nation and the nations of the world is a kingdom of Jesus, and the perfect will of Jesus must be done here in the Philippines and in the nations of the world. We must impose the will of God. And secondly, we must do our very best in order for us to be saved. And we must do our very best to save our loved ones, friends, and relatives, this nation and the nations of the world. Maliwanag naman po siguro yung sinasabi ko sa inyo. Naunawaan po ba natin? Kaya huwag ho kayong matakot. Mag-ingat lamang. I said mag-ingat. Take necessary precautions. But don't be afraid to go out
and evangelize the Philippines and the nations of the world. Take necessary precautions, but don't be afraid to go out and evangelize the Philippines and the nations of the world. Evangelize the lost. Don't be afraid of this COVID-19. Do not lock yourself in your house and not to evangelize. Eh, huwag mo namang saraduhan ang sarili mo sa loob ng tahanan mo. At ikaw ay hindi na makapagligtas ng kaluluwa. Kaya sinasabihan ko yung mga kapatiran, kumusta na ba yung mga Bible studies? Kumusta na ba yung mga chapter, yung mga churches natin? Dinadalo niyo ba? Pinupuntahan niyo ba sila? Kasabay ng tinatawagan niyo, tinetext, mini-message, sinesend sa messenger nila ang mga mensaheng ito, nire-repost, nire-reshare ang mga mensaheng ito. Are you visiting them? Are you... Inaalam niyo ba kung anong kalagayan nila? Binibisitan niyo ba sila? Habang kayo po ay nire-repost, nire-reshare itong mga aral dito, tinatawagan nyo sila, tinetext, kaibay nagpupunta sa kanila para ipadama ang pag-ibig ng Panginoon. Kayo ba ay nagliligtas ng mga kaluluwa? Binabahagi ba ninyo ang pag-ibig ni Kristo? Nagbibigay ba kayo ng tracts? Kaya kayong mga nakikinig at nanonood, anong ginagawa mo sa pera mo? Ikaw ba'y nagbibigay ng ikapwa at handog? Hinuhulog mo ba yan sa offering bucket natin? Pinapadala mo ba rito yan para magamit natin to evangelize this lost world? Are you giving your tithes and offerings here faithfully and putting that into our offering bag and bucket? Are you sending your tithes and offering here? Your love gift, your pledges, in order for this nation and the nations of the world be evangelized quickly. Nagiginig pa ho ba tayo? Makinig ka pong maigi. Baka yung mga kapatiran dyan sa kapitbahay mo lang hindi mapapuntahan sa takot mo sa COVID. Hindi mo sila mabisita, hindi mo sila madalaw, hindi mo sila ma-Bible study. Takot na takot ka sa COVID. Eh, hindi naman lahat ng tao dyan may COVID eh. Oh. At kung sarasakaling may COVID eh, ipag-pray mo na mga matay na yung COVID yan at mga mamatay nga yan para sila ay mapuntahan mo rin. Naunawaan po ba natin? Oh. Baka ikaw ay hindi na lumalabas dyan sa bahay ninyo. Hindi ka na nag-evangelize, hindi ka na nagpapalap, hindi ka na namimigay ng tracts, hindi ka na nagpipreach. Tagong-tago ka na lamang dyan sa inyong tahanan, sa takot mo sa COVID. Sa totoo lang, yung mga takot na takot sa COVID, yun ang tinatamaan ng COVID. Naunawaan po ba natin yung mga takot na takot sa COVID? Those who are afraid of COVID, these people are hit by COVID. You see? The devil knows you. Nakilala kayo ng Diablo. Sabi ng Diablo, ito yung mga takot-takot sa COVID eh. Tamaan mo nga. Aray ko. Oh. May tao pa ho ba rito? Ouch. Naunawaan po ba natin? Ganun yun eh. Eh wag ho kayo matakot sa COVID. Mag-ingat lang po kayo. Mag-ingat lang po, pero huwag kayong matakot. Preach the gospel. Go out and evangelize. Take necessary precautions. Obey the restrictions and the protocols. But, do not let yourself be imprisoned in your house, inside your house. And use your messenger. Use your cell phone, use your gadget, use the social media to evangelize the lost.
O di ba, ang ganda, nanonood ka, bless na bless ka, like ka ng like, share ka ng share. I mean, like ka ng like. Pero i-reshare mo rin, i-repost mo rin. Mas maganda yun. Kasi, dapat mong tanungin ang sarili mo. Kung ikaw ay pinapagpala ng magandang mensahe ng Diyos, binabago ang buhay, pinapagaling, pinapaginhawa, tumatanggap ng himala, eh paano naman yung iba? Hindi mo ba i-share ito? Yes! As you are attending here, as you are listening and watching, you know, the Lord saves you, heal you, perform miracle in you, granting the good request of your heart. But you know, that is not enough. You have to act and to share and repost this gospel and to preach also this gospel. Kung anong natututunan mo rito, ipangaral mo, i-repost mo, i-reshare mo rin, naunawaan po ba natin mga minamahal? Glory to God. Naunawaan po ba natin? Yun po yun eh. Kaya yun po ang pangalawang issue ko na gusto kong iparating sa inyo. Isipin mo maigi yan. Kaya yung mga ikapumot handog, mga first fruits mo, ipadala mo yan. Huwag lang puro prayer request ang pinapadala mo. Hindi mahalaga kung piso lang yan, 2 piso, 5 piso, 100, 500, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay bahagi ka sa pagliligtas ng kaluluwa. It doesn't matter if your gift is small, if it comes from a big heart. Kung galing yan sa malaking puso, okay yan. Naunawaan po ba natin? Sa banal na kasulatan, kung kaya mong magbigay ng baka, so ibigay mo. Kung kaya mong magbigay ng kambing tupa, ibigay mo. Kung kaya mong magbigay ng kalapate, ibigay mo. Kung ano yung kaya mo lang. The Bible, it is not forcing you to give a cow or an oxen if you don't have. The Lord will not force you to give a goat or a sheep if you don't have. If you only have a pigeon, then give that pigeon to God. But if you have goat, sheep, if you have cow, oxen, etc., so give that also to God. Naunawaan po ba natin? Ganun po yung pagbibigay, ganun po yung pagkakaloob. Amen? Yan. At ipanalangin mo pa na maraming makinig, maraming manood ng ating programa, maraming dumalo sa ating iglesia, at ipanalangin mo pa na maraming magbigay. Maliwanag po ba yun, mga minamahal? Ganun po yun. Naunawaan po ba natin? So, natapos ko po yung 2 issue. Pangatlo, dapat ba tayong magpabakuna o hindi? Anong sabi ng Biblia? For I know the plans for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Then you will call and pray for me and I will listen and answer you. You will seek me diligently with all of your heart and you will find me. Jeremiah 29:11-13. Napakaganda ng plano ko sa inyo, hindi para ipahamak, kung hindi para sa inyong kinabukasan, sa inyong pag-asa. Manalangin kayo sa akin, makikinig ako, hanapin ninyo ako ng buong puso at matatagpuan ninyo ako. Meron pong last week nabasa ko yung isang comment. Sabi niya, dito sa lugar namin, sa probinsya namin, ang daming namatay na nabakunahan. Yun ang sabi niya. Comment po yun. Eh, kung kayo po'y nanood last week, no? Midweek service, siguro nabasa nyo rin yun. Sabi niya, dito sa lugar namin, hindi ko nababanggitin yung lugar ha, ang daming namatay na nabakunahan.
Yan. There was a comment last week during midweek service. And she said, here in our province, so many died when they received COVID-19 vaccine. And I replied to her. I said, after my message, kasi hindi naman ako makareply, nandito ako eh, nangangaral ako eh. Kung magre-reply ako, maistorbo lang ako eh. Sa pagkatapos ng mensahe ko, nireplyan ko siya. Pero nireplyan ko na lang siya privately. After my preaching, I replied to her privately. Ang tanong ko sa kanya ay ito, anong pangalan ng mga nangamatay? Walang maisagot. Nakikinig pa ho ba kayo? Walang maisagot. Fake news. I said fake news. I asked her, what are the names of you, of a person that you are saying died when they received COVID-19 vaccine? I asked her. Walang mabanggit kahit isa. Oh my gulay, fake news. You know, because of fear to be vaccinated, because of negative news that they receive, you know, fear grasps their hearts and they are making bad reports and negative reports about vaccine and being vaccinated. Ayun yun. Dahil sa kanilang takot, nervous na mabakunahan, kung ano-anong mga maling sinasabi nila laban sa bakuna, na ang bakuna raw ay pumapatay o may gulay. At marami na raw namatay. E tinatanong ko nga eh, kung ilan yung namatay at sino-sino yung mga namatay, hindi naman masagot. You know, there is a group in Facebook invited me to join them. They are minister of the gospels. Mga pastor at pastora ito. Mga bishop ito. Meron silang grupo, inimbitahan nila ako, sinama nila ako. Okay. Pinagbigyan ko sila. Ngayon, may nagpost doon. Sabi niya, ito yung mga inapektuhan ng mga bakuna. Ayan. Tinanong ko siya, eh, kilala mo ba yung mga taong yan? Hindi naman niya kilala. O, pangalawa, meron ka bang kakilala na naapektuhan ng bakuna? Wala naman siyang may sagot. O, may gulay. Another fake news. Again, there is a group chat of pastors, pastoras, bishops, and invited me to join them. And somebody posted that many, according to them, being adversely affected by COVID-19 vaccine. Marami raw na apektuhan daw ng mga negatibo, hindi magandang resulta ng bakuna. Tinanong ko kung meron siyang nakita o kakilala, hindi yung sabi-sabi lang hakahakat kuro-kuro. Alam mo yung mga sabi-sabi, yan yung mga galing sa ikinaugalian, matatanda, mga Kastila, sabi-sabi. Pag haka-haka naman at saka kuro-kuro, galing yan sa Japan. Haka-haka, kuro-kuro. Ganon. Ano maaampuan natin? Iyon po ang problema. Naintindihan po ninyo ako. Fake news, fake trolls. At ang sinasabi nila, itong bakunang ito, 666 na ito. You know, I preached that already. Bakuna and 666. Please find it in the YouTube KOJF Church YouTube channel.
And also here at the Facebook fan page of the Kingdom of Jesus Fellowship. Type it, Bakuna and 666. I clarified it already. Hindi po tatak ng 666 ang bakuna. Naunawaan po ba natin? Ngayon, ganito po ang ibig kong tukuyin. Kung ayaw mong magpabakuna, huwag kang magpabakuna, walang pumipigil at walang pumipilit sa iyo. If you don't want to be vaccinated, it's up to you. It's your choice. Nobody will stop you, nobody will hinder you. If you don't want to be vaccinated, it's your choice. But those who want to be vaccinated, do not also hinder them and do not stop them to be vaccinated. Naunawaan po ba natin? Eh kung ayaw kang magpabakuna, bahala ka. Eh huwag mong pigilan yung mga gustong magpabakuna. At kung gusto mo namang magpabakuna, bahala ka rin. Huwag mo rin pigilan yung ayaw magpabakuna. It's their choice. Sabi ng Biblia, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope and a future. If you will call me and pray for me, I will answer. If you will seek me diligently with all of your heart, you will find me." So magkaroon tayo ng sariling pananalangin at pagsasaliksik. At magkaroon tayo ng sariling paghahanap sa mukha ng Diyos. Upang sa ganoon ay malaman natin kung ano yung makabubuti para sa atin. So kung inaangalan mo, makakasama sa iyo yung bakuna, hindi huwag kang magbabakuna. Amen. At kung inaakala mo naman na gusto mong magpabakuna, eh di magpabakuna ka. But nowadays, and this is now the problem, this is now the issue. Here in the Philippines, I do not know in other parts of the world. Dito sa Pilipinas, nagkakaroon na ngayon ng parang discrimination. Inihiwalay na yung mga nabakunahan sa hindi nabakunahan. Aray ko. Sa mga sasakyan, sa mga restaurant, iyon ang problema. So dapat hindi ganon. Ang sabi ko po ay dapat hindi ganon. It's their choice eh. Kung ayaw nilang magpabakuna, it's their choice. Kung gusto nilang magpabakuna, it's their choice. Ngayon, makinig po kayo sa akin. Ngayon ang huling araw na binabanggit ng gobyerno ng Pilipinas na bukas magpapalabas ng panibagong guidelines ang IATF. At ayon sa kanilang guidelines, itong Metro Manila is under alert 4. Iba na naman yung kanilang style. At under sa alert 4, bukas ngayon ang church. Kapag closed door, indoor, 10% fully vaccinated attendees or members. Kapag open air, 30% kahit hindi bakunado. Yan yun. Naunawaan mo ba natin? According to IATF guidelines, it will be implemented tomorrow. Metro Manila is under alert 4. Religious gatherings, church services will be allowed now, open now, tomorrow. Will start tomorrow. But if it is indoor, only 10% but fully vaccinated. Ayun. So pag hindi ka nakabakuna, sa labas ka, patay ka. And that's wrong. I said that's wrong. Ngayon, pag outdoor, open air, no, 30% kahit na hindi bakunado. Yun yun. Naunawaan po ba natin? Kaya ngayon, umaangal ngayon ang mga hindi bakunado. Umaangal ngayon. Kasi ngayon, if you are vaccinated, you know, you are receiving discounts. Magpapagas ka, pupunta ka sa mga mall, meron po ba kayong vaccine ID? Kasi po may discount eh.
Nako, grabe, no? And aside from that, no? And this is now the issue, the problem. Yung mga hindi bakunado, nako, nalilay off ngayon. Na napupunta sa floating status, yun ang problema ngayon. Yan, yan eh. Kasi ayaw nilang magpabakuna eh. Yun ang kanilang paniniwala, yun ang kanilang karapatan eh. Yun ang kanilang faith eh. No? Ayaw nilang magpabakuna eh. Yun ang gagawin natin. Bakit natin sila pipilitin? That's their faith. No? Ganun yun. Oo. So ngayon, ang problema, hindi sila nakakatanggap ng discount, hindi sila nakakatanggap ng mga rebates, no? Nag-aaroon tuloy ng floating status yung pagkatrabaho nila. Kung sila'y OFW, hindi nakakaalis. Kung sila'y seaman, hindi nakakaalis. Hindi sila makapagtrabaho, hindi sila makapag-apply kasi nire-require yung bakuna. At yun ngayon ang issue. Pinaglalaban ngayon ng mga hindi nabakunahan na dapat pantay-pantay, walang discrimination. Ganun po yun. No? Kasi it's their choice not to be vaccinated. Lingkod ng Diyos, ano ba ang dahilan bakit ayaw nilang magpabakuna? Man of God, what is the reason behind? They don't want to be COVID-19 vaccinated. Number one reason, because of fear, nervios. Naku, pag ako'y nabakunahan, ay naku, natatakot ako sa bakuna, natatakot ako sa karayom. Baka ko anong mangyari sa akin, magkaroon ng mga negatibong effect, mamatay ako. That is the number one reason. That is the number one reason because of fear. They don't want to be vaccinated. Number two reason, because of false reports. Kaya ngayon nag-comment last hindi ko alam kung anong araw yun eh. Kung Wednesday or Friday, I cannot remember well. But her comment is this. In our province, many died when they received vaccine. Ang daming namatay dito sa probinsya namin na nabakunahan. Tinanong ko, sino-sino sila, anong pangalan? Eh wala namang nasabi. Oh my gulay. Ganon din sa grupo ng mga group chat ng mga pastor, tinatanong ko sila, sinong kakilala mo, sinong kapitbahay mo, sinong kaibigan mo, sinong mahal mo sa buhay ang nabakunahan, namatay o merong pangit na nangyari, sino? Wala namang masagot. Puro hearsay, hakahaka, kuro-kuro, sabi-sabi. Eh doon tayo sa katotohanan. Naunawaan po ba natin? Dapat doon tayo sa katotohanan. Yun yun eh. Number one reason, takot, nervyos. Number three reason, because of fake news. Number three reason is this. They have, what you call that? Great faith in God. Masyadong mataas ang kanilang pananampalataya sa Diyos. You know, many people, many Christians, they don't want to take medicine. They don't want to drink medicine. Iyon ang kanilang paniniwala. Sinasabi nila, pagagalingin ako ng Diyos, walang operasyon, walang gamot, etong kilikili ko, hindi babaho yan. Hindi ko lalagyan ng kung ano-anong mga ilalagay dyan. Tawas, deodorant, kahit na ano pa dyan. Hindi ako gagamit ng ano mamang gamot o ilalagay, iinumin o magpapa-opera. Hindi! Yun ang sabi nila. Ayokong magpabakuna, sabi nila. Kasi mataas yung faith ko. Si Lord Jesus ang puprotekta sa akin. So okay,
That's your faith. Sabi it, go, go. O, ayaw mong maglagay ng tawa sa kilikili, ayaw mong mag-deodorant. Kasi may ano yan eh. Ayaw mo nun. Pero yung tawas siguro pwede, no? Kasi yung tawas ba, wala naman sigurong chemical yung tawas. Ayaw nilang aminip ng gamot. Ayaw nilang magpahid-pahid. Ano mo kasi yung gamot? Iniinom. Yung gamot, tinatapal. Yung gamot, pinapahid. Correct? Medicine is being, many medicines are produced for oral. O kaya pahid-pahid, o kaya tapal-tapal. Ganun yung klase ng gamot eh. Medicine for pats, medicine for to apply that outside your body, and medicine to be taken into your body. Ganun yun. Yung iba ayaw nun. Ayaw namin ng gamot. Ayaw namin ng bakuna. Ayaw namin ng deodorant. Ayaw namin ng mga kung anything. Eh di ba hala ka kung ayaw mo. That it's up to you. Naman na mga kumatati. Oh my God. Mabigat yung topic natin, no? Yan ang pangatlong dahilan kung bakit yung iba ayaw magpabakuna. Kasi nga, number one, natatakot. Number two, mga fake news. Number three, eh mataas yung faith nila eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Pakinggan niyo po itong maigi. Si Ronald Remy, artista yon. Si Ronald Remy, announcer yon. Ronald Remy is an artist, a host, a TV host. And Ronald Remy was once a Catholic charismatic preacher. But he got born again. He converted into Christianity. And Ronald Remy established a church that is, I forgot the name of his church, in Arcegas, Aurora Boulevard, Cubao. Arcegas, Aurora Boulevard, Cubao. You know, since Ronald Remy did not receive, no, what we call complete teaching from the Bible, because he came from the charismatic Catholic group, became the charismatic Catholic preacher, then converted into Christianity and established a church there in Arcegas, Cubao, Aurora Boulevard, Quezon City. That time, he was not yet received complete teaching. You know, when Ronald Remy is dying, nung siya'y namamamatay na, ang sabi ng doktor, saksakan siya ng insulin. Kasi diabetic. He was diabetic. And correct me if I'm wrong, ha? Oo. Pero yun ang pagkaalam ko. Sasaksakan siya ng insulin. Ayaw niya. Pinayuhan siya ng mga kapwa, mga pastor, magpasaksak ka na. Sige na. Oo. Magpasaksa ka na. Kasi alam mo kasi, ang mga pastor kasi, nagpe-pray ng healing eh, di ba? Makinggan niyo po itong maigi, kahit ang mga pastor ay nagpe-pray ng healing, ang mga pastor din ay nagkakasakit. Kahit ang mga pastor ay nagpe-pray ng tagumpay, nagkakaroon din ng problema yan. Naunawaan po ba natin? We are not exempted. Preachers are not exempted. Against sicknesses and diseases, against attack of the enemy. Kaya yung mga preacher, pag nagkakasakit sila, masyado silang nakukondem. Nangangaral pa naman ako ng healing, nagkakasakit ako. Nangangaral pa naman ako ng miracle, tapos iinom ako ng gamot. So listen very carefully. There are two kinds of healing.
number one healing is divine healing. And number two healing is natural healing. Kaya dalawang uri po ang pagpapagaling ng Diyos. Una, yung divine healing without an aid of doctor, without an aid of medicine. Number two, with an aid of doctor, medicine, nurse, practical, physical therapies, mga ganyan. Yung mga practitioner, yung mga medical practitioner, naunawaan po ba natin? Kaya, makinig ka pong maigi. Kaya po, hindi inaalis ng Diyos ang divine healing. Kahit na walang doktor, kahit na walang gamot, kahit na walang opera, kumikilos ang Diyos. Pero, hindi mo rin pwedeng pigilan ang gamot, ang opera, hindi mo rin pwedeng pigilan yung natural healing. Tandaan mo yan. Kaya kung ikaw ay nasa natural healing ka lang, ayaw mo sa divine healing, mali. At kung nasa divine healing ka lang, ayaw mo sa natural healing, mali. Naunawaan po ba natin? Maliwanag po ba yun? Kaya anong nangyari sa pastor na yon? Patay. Ayaw niya magpasaksak ng insulin. Naunawaan po ba natin? Kaya sa oras na ito, kung ayaw mong magpabakuna, wow. Kung gusto mong magpabakuna, go. Kung dahil sa nervyos ayaw mong magpabakuna, mali. Kung dahil sa negative reports, mali. Eh pero mataas ang faith ko, okay go. Naunawaan po ba natin? E paano, lingkod ng Diyos, paano yung mga nagpabakuna? Mahina ba yung faith nila? Hindi. Sapagkat yun ang kanilang paniniwala that Jesus is their immunity. But they are taking necessary precautions. Nakikinig pa ho ba tayo? Naglalagay ba sila sa kilikili ng deodorant? Oo. Nagpapahid ba sila ng mga ointment, ng mga oil, mga liniment? Oo. Nagtitake ba sila ng medicine? Oo rin. Pero sila ba'y tumatanggap din ng divine healing? Oo rin. Ganito po yun eh, pakinggan mo ninyo. Merong nagluluto sa gasol. Wala siyang pera na ubos yung gas sa gasol. Pinagpray niya na kahit na walang gas, ay tuloy-tuloy na mayroong apoy yung gasol kasi wala siyang pera. So, dininig ng Panginoon. That is a miracle. Ngayon, nung nagkapera na siya, bibili ba siya ng gasol o hindi? At patuloy na lang siyang mananalangin na paapoyin na lang ng Diyos yung gasol, yung stove, kahit na walang gas. Hindi po ganun. Ang sabi ko, hindi po ganun. So kung walang gas, pinag-pray mo, at yan ay ano, nagkaroon ng gas, nagkaroon ng apoy, very good. Pero nung nagkapera ka na, eh, mabili ka na ng gas. Naunawaan po ba natin? Supposing that the tank of your gasol has no fuel anymore and you have no money, so pray. You can pray that the Lord will do miracle and continually supply the fire on the stove and order for your rice or viand, ulam mo o kanin mo para manuto. Okay yun. It's okay. But because you don't have money yet. But if you receive money, so what you gonna do? What you have to do is to buy fuel for your tank, for your gasol tank. Naunawaan po ba natin? O anong tawag mo dyan? Naunawaan po ba natin? Naunawaan po ninyo ako?
Ayun yun. Okay? So listen very carefully. Natural healing is not bad. And divine healing is not also bad. Both comes from the Lord. Parehas na galing sa Diyos yan. Naunawaan po ba natin? Parehas po na galing sa Diyos yan. Naunawaan po ba natin? So sa oras na ito, it's up to you. If you want to be vaccinated, go. If you don't want to be vaccinated, so go. So let the government be fair to those who want to receive vaccine and be fair to those who want not to receive vaccine. Huwag nating atakihin yung bawat isa. Huwag nating pigilan yung bawat isa. Huwag nating i-discriminate ang bawat isa. Hayaan nating maging malaya yung bawat isa base sa kanilang pagpipili. No? In the end, sila rin naman ang makikinabang nito. No? In the end, they will be the one to be benefited, no, of what they believe. What they believe. It's either good or it's either bad. Because the Bible declares, my plan for you is not to harm you, but good for your future, for your hope. Pray for me. Pray to me. I will listen. And seek me with all of your heart, then you will find me. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. Sa oras na ito, nagabayan ko po kayo, mga minamahal. Nagabayan ko po kayo. Na ipaabot ko po sa inyo ang dapat na gawin para sa bansang ito, at na ipaabot ko po sa inyo bilang Kristiyano na dapat tayong may ginagawa para sa kaligtasan natin at kaligtasan ng mundo. At pangatlo, nasa iyo ang pagpipili at walang diskriminasyon kung gusto mong magpapakuna o hindi. We must be aware what is happening here in the Philippines and in the nations of the world. We have to impose the will of God. We have to use the power of Jesus' name, the power of binding and loosing. Let the will of God be done here on earth as it is in heaven. Pray like never before. And we have to do our best to save ourselves and to save the nations of the world, especially our loved ones, friends, and relatives. Do not be intimidated by any people, any group, not to preach the gospel of Christ. Do not be hesitant to go out and evangelize the lost. Just take the necessary precautions, protocols, and restrictions. But do not hinder yourself in preaching the gospel of Christ. And thirdly, choose the better one for you. Find the will of the Lord. Seek the face of God. Know what is best for you. Lalo na kung ano ka na, nagkakaedad ka na, tumatanda ka na, tumatagal ka na sa Panginoon. If you are growing old by age and in the ministry, you must know how to rightly divide the word of truth. Dapat marunong ka nang mag-interpret ng Biblia. And you must know how to hear the voice of God. Amen? At sa oras din ito, no, habang nangangaral po ako, ay manalangin po tayo para sa ating minamahal na bansa. At ura rabashiri libyan dararaba kararabata. Shall we bow down our hands and close our eyes? Panginoong Diyos, ipinapanalangin po namin yung report po na base po sa Japan Embassy, there will be possible terror attack to Southeast Asian nations, including the Philippines, based on the Japanese Embassy report. Father, we demolish that in Jesus' name. Any possible terror attack, we demolish that in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Uraraba, shiriribianda lalahundi. Uraraba, kandararaba, shanda. In Jesus' name, in Jesus' name. Any possible terror attack based on Japan Embassy report that there will be possible terror attack in Southeast Asian nations, including the Philippines. Father God, hinder them, stop them, demolish them in Jesus' name. Any
attack of the enemy over this nation and the nations of the world. We thwart them, we demolish them, we destroy them in Jesus' name. Urababakanda, rababakanda. We declare, Father God, that the Filipino people, the Philippines, including Kalayaan group of islands, including Spratly Island, including islands still by China, Lord, is a kingdom of Jesus, a kingdom that cannot be shaken. We declare, Father God, the nations of the world is a kingdom of Jesus, a royal kingdom of Jesus, a kingdom that cannot be shaken, that will fulfill their highest calling and perfect destiny in Christ. Urarabakanda. At Panginoon, sa oras na ito, Lord, we are asking forgiveness because, Lord, to be saved is not our priority. To save the world is not our priority. Forgive us, Lord. But beginning this day, our priority is to save our soul. Beginning this day, our priority is to save the lost as much as fast as we can at any cost. Mula po sa oras na ito, Panginoon, magiging prioridad na namin ang iligtas, maligtas ang aming mga kaluluwa at magligtas, Panginoon, at hindi kami matakot na iligtas ng mabilis gaano man ang presyo, ang halaga na dapat bayaran o sakripisyo para maligtas ang Pilipinas, buong mundo, lalo ng aming mga mahal sa buhay. Mangyari po at pagkana, Panginoon. Father, I pray, let the spirit of passion for the lost be released to every viewer and listener in Jesus' name. Kurarabashiri ni Biyanda, rarabakanda. And Father God, give them wisdom, Lord, to choose what is right for them. And Father, we pray, Father God, that the government, Lord, will pass ordinance, will pass law. The lawmaker will pass ordinance, will pass law, Father God. And those who are imposing the law will be fair, Father God, sa lahat po, Panginoon, ng nasasakupan ng ilang Diyos. Maging tama, maging patas po nawa ang lahat. At dalangin po namin, Ama, na bigyan nyo ng katalinuhan kung ano po yung nararapat, Panginoon, nyo ng maipatupad. Give wisdom, give discernment to all government officials, to those lawmakers and enforcing the law enforcers, Father God, to enforce the law, to do the law, and ordinance, Father God, fair to all, according to your word, O God, in Jesus' name, the Son of the Living God. Panginoong Diyos, alam din naman talaga namin na ang COVID na ito ay hindi ang face shield, hindi ang face mask, hindi ang bakuna ang papatay dito, kundi ikaw. We do know, Father God, that face shield and face mask and vaccine cannot destroy COVID. Only Jesus can destroy them. They can be used for protection. But Father God, it's you who will kill this COVID-19. So Father, we are united asking you to destroy this COVID-19 in Jesus' name. Lahat po, Ama, ng mga may sakit at karamdaman sa oras na ito, may mga problema, pagsubok, laban ng buhay, lahat ng mga inaalihan ng masamang espiritu, lahat ng may COVID, Panginoon, pagalingin niyo po sila. All those who are being attacked of the enemy, those who have financial problem, those who are being infected with COVID, or whatever sicknesses and diseases they are suffering right now, Father, heal them in Jesus' name. Kill them in Jesus' name. You are using face shield, or face mask, because kasi ang face shield, Pilipinas lang ang gumagamit niyan eh. Ang buong mundo, hindi naman gumagamit niyan eh. Corruption lang daw yan eh. You know, they are saying that face shield has no effect. It is only a source of corruption. Maybe face mask can help, vaccine can help, but not face shield. It is just a source of corruption. But maybe God can use the patient and the face mask and the vaccine and the medicines and the medical practitioners and the medical doctors, the nurse, the physical therapies. But first and foremost, it is God who will give us healing and miracle. Ura rabariri biyanda lalabahanda. Ura rabariri biyanda lalabariri biyanda.
Kaya po, Ama, hinihiling namin ang iyong divine protection sa amin, divine immunity sa amin, Panginoon. At hinihiling namin, Ama, ang kompleto at ganap na kagalingan, himala, pagpapala, kasaganaan sa aming lahat, sa aming pamilya, sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Father, we are asking you for your divine protection, divine healing, divine miracle, O God, in Jesus' name. For us, our family, loved ones, friends, and relatives, to all the Filipino people, and to all the nations of the world. We rebuke sicknesses and diseases. We rebuke COVID in Jesus' name. We rebuke death. All death is canceled in Jesus' name. It's canceled in Jesus' name. Panginoon, lahat ng problema, pagsubok, laban ng buhay, ay winawasak mo ngayon, Panginoon. Sa bawat sang nandito at nakikinig at nanonood sa gobyerno, sa Pilipinas at sa buong mundo. Pura rabakanda. Panginoon, protektahan niyo yung mga frontliners, maibigay yung mga binibisyong para sa kanila, ibagsak niyo ang corruption sa Pilipinas, yung mga guro, Panginoon, maibigay yung para sa kanila. We pray, Father God, for the teachers, for the frontliners, Father God, to receive what is due for them, the salary, the benefit that is due for them. Remove and kill corruption, Father God, in this nation and the nations of the earth. Urarabarabakanda. Panginoon, tanggalin niyo po sa posisyon, sa pwesto, ang mga taong hindi karapat-dapat. Ilabas niyo sila, inantag niyo sila, i-expose niyo sila, Panginoon. Yes, Lord. Remove, Lord, any government officials, authorities here in the Philippines and the nations of the world that is corrupt, that are corrupt, Father God. Not living according to your holiness and righteousness and purity in clean and cleanliness. In Jesus' name, the Son of the Living God. Linisin niyo po ang aming gobyerno, linisin niyo po ang aming bansa, linisin niyo po ang buong daigdig, Panginoon. Let your holiness, purity, cleanliness prevail in Jesus' name. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. At ngayon po, Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat first year, second year, third year, sinamahan niyo po, Panginoon, si Joshua, ang aking pangalawang anak, at ngayon ay fourth year na siya, Panginoong Diyos. At ngayon, Panginoong Diyos, sa mga oras na ito'y dumidepensa siya sa kanyang thesis. We thank you, Father God, because you began a good work to Joshua, my second son, in his study in UST. He took up legal counsel. He was a cum laude, O God, in Jesus' name. Now he is in Ateneo. He finished his first year, second year, third year, and he is now in the fourth year. OJT, internship, and right now, Father God, depends in his thesis. Philippians 1:6, Father God, he who began a good work to Joshua will bring it to completion. Yung sinimulan mong maganda kay Joshua, Panginoon, my second son, tatapusin niyo ito hanggang wakas. Father God, bigyan niyo siya ng favor sa kanyang classmates, bigyan mo siya ng favor sa kanyang professors, bigyan mo siya ng favor, Panginoon, sa Ateneo Law School. At higit sa lahat, Panginoon, may he found favor in your sight. And Father, anuman po yung calling mandate mo sa kanya, kung bakit mo siya pinapatapos, Panginoon, ng law, urarabasyanda, mangyari po't maganap. Sumakanya ang talino mo, sumakan niya ang galing mo, Panginoon. Maisip niya ang dapat niyang maisip, masabi niya ang dapat niyang masabi, at maipaliwanag niya ang dapat niyang maipaliwanag. Yes, Lord, in Jesus' name. Let your words be upon him. Let your revelation be upon him. Let your intelligence, let your brilliancy be upon him, O God. In Jesus' name, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. So right now, be upon Joshua, John Joshua, Rasgo Carillo, Father God. Pura Rabakanda, and let him, hallelujah, defend his thesis right now in Jesus' name. And let your mandate, Father God, be fulfilled in his life, Father God. Pura Rabakanda. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat ako'y walang sahod, walang trabaho, walang negosyo, living by faith. Pero ang aking mga anak, pinag-aaral mo sila sa maayos na eskwelahan. Pinagtatapos, Panginoon, binibigyan ng honor sapagkat meron kang layunin para sa kanila, may pinapagawa ka sa kanila. Oh, I thank you, God. I have no job, I have no salary, only allowance and love gift
coming from people that you are touching their hearts. But despite of all these things, you are providing the needs of my family, supporting them, sending them to school, and allowing them to finish their studies with honors, with high grades. Urarabashanda. Because you have mandate for them. So Father, let your will be done upon Jan Joshua Rasgo Carillo. Let your will be done upon Jan Emmanuel Rasgo Carillo. Let your will be done upon Jan Joseph Rasgo Carillo. Ganun din po, Panginoon, sa lahat ng mga estudyante sa oras na ito. Those who are defending their thesis right now, those who are studying right now, those who are having recitations, those who are taking exams right now, Panginoon, tulungan niyo po sila. Help them in Jesus' name. And provide for all the needs, Panginoon. Financial needs, O God, in Jesus' name. Tulungan niyo po, Ama, ang mga nagdidepensa ng thesis ngayon, nag-aaral, Panginoon, mayroong recitation, may exam, tulungan niyo po sila. At tulungan niyo rin po sila, supportahan sa kanilang mga financial na pangangailangan. And thank you, God, for those who are praying and fasting for me, my family, and the Kingdom of Jesus Fellowship. Thank you, Lord, for those who are supporting me and my family and the Kingdom of Jesus Fellowship. Bless them abundantly. And Father, I pray in Jesus' name, let them multiply. Let there be a spirit of multiplication, many prayer and fasting warriors, many financial supporters, many workers and leaders, Father God. Multiply the Kingdom of Jesus Fellowship, churches, chapters all over the nations of the world. Multiply the radio and television ministry, the social media ministry, the written word ministry, O God, in Jesus' name. Urarabariribiyanda lalabashiribiyanda. Huwag niyo pong paihintulutan, Panginoon, yung mga Judas, Absalom, Demas, Jezebel, Jotrebes na makapanaig, Panginoon. Maging matalino kaming lahat at bandayan namin ng mga tupa na hindi makapanaig ang mga bakla sa pananampalataya. Urarabasyanda, mga bading sa pananampalataya. Lord, do not allow those who are perverse in their faith, perverse in their beliefs, perverse in their mind. Urarabasyanda. O Panginoon, ikaw po ang may pangako, Ama, nalilinisin at babandayan niyo po ang iyong iglesia. You will clean and you will gird the Kingdom of Jesus, your church, O Lord. Ura na ba siya? Thank you, Father God. Thank you, Lord. Guard also the Philippines and the nations of the world. These are your nations, God. Not nations of anybody, not nations of the devil, but nations of God. Let your will be done upon our lives, not anybody's will, not our will, not the devil's will. Hayaan niyong maganap kung ano ang kalooban niyo sa aming mga buhay. Hindi ang kalooban ng Diablo, hindi ang kalooban ng sino paman, kundi ang kalooban mo, Panginoon Diyos. Ano pa man ang mga pananalangin, prayer request, kailangan ng mga nakikinig at nanonood. Whatever good desire, whatever good request, good dreams of those who are here, and those who are watching and listening out there, Father God, give them all. Grant them all. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Amen and amen. So brethren, huwag mo muna ng iyeno. Brethren, nagulat ako sa iyo. So brethren, di pa tayo tapos. Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, dumalo tayo sa Sunday. Glory to God. At dalawa ang service natin, morning, 10 o'clock, and 2:30 in the afternoon. Kung ikaw ay malayo talaga, makipag-live streaming ka na lang. But if you can come and attend, do it. We have two services, 10 o'clock, and 2:30 in the afternoon. Mag-text ka, tumawag ka, mag-PM ka, alamin mo yung lugar natin. 0917-152-1963. 0917-152-1963. 0998-989-2963. PM, text, call,
let us know that you are attending. And secondly, let us know that you are sending your tithes, offerings, and first fruits. So many, many ways to send your tithes, offerings, first fruits, love gifts, donations, etc. China Bank, BPI, BDO, GCAS, Cebuano and Lubilier, Palawan, LBC, M. Lubilier, Western Union, so many, many ways. GCAS, so many, many ways to send your tithes, offerings, and first fruits. So send it now in Jesus' name. Let all the currencies of the nations of the world be sent here in Jesus' name. Yen, won, baht, dollar, pounds, dinar, real, or all currencies, euro money, all currencies be sent here in the kingdom of Jesus' fellowship to make the nations of the world a kingdom of Jesus' nation, or nations, in Jesus' name. At kung meron pa kayong mga tanong, prayer requests, counseling, ano mang maipaglilingkod sa inyo o ano, magsabi kayo. No? Nakikinig pa ho ba tayo? If you need prayer requests, counseling, if you have question, or a testimony. So encourage me, bless me, encourage us and bless us. Magpatutuo po kayo sa inyong pakikinig, sa inyong panonood, sa inyong pagdalo. Binago kayo, pinagaling kayo, ginawang kayo ng himala. So magpatutuo kayo. No? Send us your testimony. No? Sumulat kayo. No? At pwede niyong picturean, o pwede niyong bahala na kayo. I-text niyo, itawag niyo, i-PM niyo, no? Yung mga magagandang patotoo niyo, no? O kaya mag-email niyo sa may1619@gmail.com. may1619@gmail.com or may16, 1963@gmail.com. I-email mo how the Lord changed your life, how the Lord bless you, how the Lord heal you, how the Lord did good thing to you as you are attending, watching, and listening to this ministry, to this program. Oh, the Lord is doing great and mighty things in your life. Glory to God. So share this also to your loved ones and friends. Like, share, and follow Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Like, share, and subscribe KOJF Church YouTube channel. And watch and listen, thus saith the Lord. Ito ang sabi ng Panginoon, radio programs. So Father, we just want to thank you and bless you, and we bring back to you all the glory in Jesus' name. Amen and amen. Then pause.